Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Gustong maawa ni Kalia kay Danny, umiiyak ito, at ang iniiyakan nito ay pagkain. Sapilitan itong pinagdadayet. Ang mga pagkain ay itinatago sa kabinet at sila lamang ni Tia Verona ang may susi sa mga iyon. Tinatakal na rin ang pagkain ni Danny at gulay lamang ang pwede nitong ulamin. Kapag nagugutom ay gulay pa rin ang merienda nito, carrots o kaya naman ising kamas. Nang mga sandaling iyon ay nasa silid nito si Danny, umiiyak na tila kaawa-awa. Pero hindi niya ito masisisi. Siguro sa isang taong sanay kumain ng marami, napakahirap ng pinapagawa rito ng ina. Hindi naging matagumpay ang pagdadayet nito noong 15 years old lang ito. Ngayong 23 years old na ito, halos hindi na ito kasya sa mga regular na damit na nabibili sa department store. Kadalasan ay kailangan nitong magpasadya ng mga damit. Ang sapatos nito ay sinasadya rin nila sa paggawa ng sapatos. Gusto man niyang bigyan ito ng pagkain ay hindi rin niya magawa dahil alam niya ni Tia Verona ang dami ng pagkain sa kabinet. Kapag nabawasan iyon, malalaman nito. At kapag ganoon ang nangyari, tiyak na siya ang kagagalitan nito. Anong tinatanga-tanga mo riyan? Ikuha mo nga ako ng pagkain. Sumasakit na ang tiyan ko. Maawa ka naman sa akin. Humahagulhol, ngunit pasigaw na utos ni Danny sa kanya. Kahit ganoon ito magsalita, naaawa pa rin siya dito. Nakakainis pa rin, ngunit paano siya tuluyang magagalit sa isang babaeng mahina ang ulo. Hindi na ito nakatapos ng kolehiyo dahil mahina talaga ang pang-unawa nito sa mga aralin. Hindi na iyon maunawaan dahil matalino naman si Tia Verona. Hindi rin siya naniniwala sa tiyuhin niya iyon na mana. Dahil nakita niya ang mga pangrangal nito bilang propesor noong nabubuhay pa ito. Nakasabit ang lahat ng mga iyon sa sala. Isa pa, matalino si Kat. Kahit noong bata pa ito, ay hindi ito ganoong kagaling sa eskwelahan. Marahil ay tamad itong pumasok noon. Sinisigawan mo ako, ikukuha na nga sana kita, sabi niya kay Danny. Bruha ka talaga, singhal nito sa kanya. Nag-init ang ulo niya pero pinabayaan na lang niya ito. Madalas siyang mainis dito, normal na sa kanya iyon, pero hindi siya nagagalit. Hindi niya maunawaan kung bakit. Sa kapatid nitong si Kat, madalas na nagagalit. Iba si Kat, brutal ito. Napakasalbahe nito. Isang uri ng pagkasalbahe na hindi niya maunawaan kung paano nito biglang nakuha. Kahit si Tia Verona ay inaaway nito. Madalas na umaalis ito ng bahay at hindi nila alam kung saan nagpupunta. Kapag ginagabi ito ng husto, madalas na siya ang naghahanap dito. Madalas din siya ang napapag-abutan nito ng inis. Matanda na raw ito, hindi na dapat hanapin. Nang minsan pagsabihan niya ito, sukat na gawan siya nito ng istorya kay Tia Verona. Dahilan upang matigil siya sa pag-aaral. Sinabi ni Kat kay Tia Verona na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Nakita raw siya nitong bumabarkada sa mga drug addict. Hindi pa ito nakontento, nagtanim ito ng ebidensya sa kanyang bag. Nilagyan nito ng isang sigarilyong marijuana ang bag niya. Mula noon ay pinatigil na siya sa pag-aaral, ni hindi siya nakatungtong sa ikalawang taon sa kolehiyo. Umaasa siyang muli siyang pag-aaral ng tiyahin. Iyon lang ang nakikita niyang solusyon para makaalis siya sa bahay na iyon. Maaari siyang lumayas, ngunit bukod sa wala siyang mapupuntahan, wala rin siyang ipon, ni singkong duling. Hindi ganoon kalakas ang kanyang loob upang tumakas kahit matagal na siyang pinapangarap iyon. Saan siya pupunta? Sakali siya matutulog? Magiging palaboy siya? Bukod doon, gusto niyang ipamukha sa tiyahin na babayaran niya ang utang ng mga magulang niya rito. Kung susumahin ang pagtsatsaga niya sa mga ito, ay bayad na siya kung tutuusin. Ngunit kunentahan siya minsan ni Tia Valeria. Lumalabas na nadadagdagan pa ang utang niya rito dahil sa pinag-aral siya nito. Gutom na ako. Maawa ka sa akin. Muli ay sabi ni Danny. Ano bang ingay yan? Reklamo ni Kat na biglang pumasok sa silid.
Mukhang nagising ito. Linggo noon at nagdaang gabi ay siya ay naghanap dito. Natagpuan niya ito sa isang bar malapit sa eskwelahan. Nagugutom ang ate mo, aniya rito. Ate, kahit isang taon kang hindi kumain, hindi ka magugutom. Sisipsipin lang ng bituka mo ang taba mo sa katawan. Humalakhak ito. Hindi niya alam kung paano ito nakakapagsalita ng ganoon sa ate nito na minsan sa buhay nito naging pinakamatalik na kaibigan. Tumigil ka nga, buwisit ka. Sigaw ni Danny kay Kat. Nagsigawan na nagsigawan ng dalawa. Pinabayaan na lang niya ang mga ito tao. Tutal, wala si Tia Verona. Nitong mga huling araw ay madalas na umaalis ang tiyahin niya. Kadalasan, umuwi ito ng gabing gabi na at parang balisa. Kung sino-sino ang tumatawag dito kahit madaling araw na. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito. Ang tanging alam lang niya ay may negosyo. Pero dati naman ay hindi ito ginagabi ng ganoon sa pagtatrabaho. Mas madalas ngang nasa bahay lang ito noon. Noon niya narinig ang ingay sa ibaba. Agad niyang sinaway ang magkapatid. Dumating na si Tia Verona. Sinalubong niya ang tiyahin. Mukhang pagod na pagod na ito. Kumain na po ba kayo? Busog ako. Ikuha mo ako ng alak. Nadadalas din ang pag-inom nito. Hindi naman siya matanong dito kung ano ang problema. Baka siya pa ang mapagbalingan nito. Sa sala ito nakatulog ng malasing. Inayos ito ang pagkakahiga nito. Nang magising si Tia Verona ng sumunod na araw, ay agad na hinanap nito ang telepono. Nagluto na si Kalia. Kung noon ay may isang kawaksi sa bahay na iyon, ngayon ay siya na lamang ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Higit na mahirap iyon ngayon. Nang magtanghali ay inutusan siya ng tiyahin na pumunta daw siya sa isang kaibigan daw nito. Sinabi nito sa kanya kung saan ang bahay na iyon. May malaking pera siyang ibibigay sa iyo. Dalhin mo iyon at papalitan sa money changer dahil dolyar iyon. Pagkatapos, dalhin mo ang pera sa taong ito. Ibinigay nito sa kanya ang isang papel. Naroon ang address at pangalan ng mga pupuntahan niya. Hindi yun ang unang pagkakataon na inutusan siya nito tungkol sa salapi. Minsan ay pinapadeposito nito sa bangko. Pinasisingil sa mga may utang dito, pinagbabayad sa mga pinagkakautangan nito, all around siya sa bahay na iyon. At sigurado ito sa kanya dahil hindi malikot ang kanyang kamay. Lumakad na siya. Pagdating niya sa bahay ng kaibigan nito, ay binigyan nga siya noon ng dolyares na ipinapalit sa money changer. Malaking halaga ang dala niya, ngunit sanay na siya roon. Nag-abang siya ng taxi, ngunit maya-maya ay mayroong lumapit sa kanyang dalawang lalaki. Pilit siyang pinasakay ng mga ito sa taxi na pinara ng mga ito. Akin ang pera. Anang isa sa mga lalaki. Wala akong pera. Pagkakaila niya. Alam naming meron. Akin na. Wala. Naglabas ito ng patalim at itinutok iyon sa tagiliran niya. Ang lalaki sa unahan ng taxi ay may dalang baril. Napilitan siyang ilabas ang 100,000 piso na dala-dala niya. Hindi pa siya handang mamatay. Marami pa siyang gagawin sa buhay niya. Pinababa na siya ng mga ito. Halos manginig siya sa takot. Agad siyang naghanap ng pulis at inireport ang nangyari. Tumawag din siya sa tiyahin niya at maya-maya lamang ay naroon na ito. Inalam nito ang nangyari at umuwi na rin sila. Noon lamang ito hindi nagsasalita sa isang kamalian niya, lalo iyong nagpanginig sa kanya. 100,000 piso ang naiwala niya, bakit hindi siya kinagagalitan nito? Nang makarating sila sa bahay ay saka lamang ito nagsalita. Anong nangyari, Kalia? Tanong nito. Ikinuwento niya sa tiyahin ang nangyari. Kasabwat po siguro nila ang taxi driver. Ang mas madaling paniwalaan para sa akin, kasabwat ka. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi po talaga. Paano nila nalaman na may dala kang pera kung ganoon? Baka po nakatimbre sa money changer. Baka po kasabwat ang mga taga money changer. O gaya na sinabi ko na mas madaling paniwalaan na ikaw ang kasabwat. Baka matagal mo na itong pinaplano. Ipapakulong kita ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya dahil sa sinabi nito. 100,000 piso ang utang ni Kalia kay Tia Verona, ngunit mayroon iyong 10% interest bawat buwan. Mas mabuti nang nagpa siya itong gawing utang niya ang lahat kaysa naman ipakulong siya nito. Kung idedemanda niya nito, tiyak na makukulong siya dahil wala siyang kapera-pera.
Sigurado siyang sa galit ng tiyahin ay natitiyak nito na gagawin nito ang lahat ng paraan para makulong siya. Kahit ilang beses niyang sinasabi rito na wala siyang kinalaman sa nangyari, ay hindi pa rin ito naniniwala. At tila ang mga pulis sa presinto ay ganoon din ang opinyon sa kanya. Sa wakas ay nagkaroon siya ng sweldo. Simula nang manako sa kanya ang pera, sinesweldohan siya nito ng 4,000 piso bawat buwan dahil umano sa kabutihang loob nito. Hindi na raw nito sisingilin sa kanya ang ipinarampal nito sa kanya. Kung tutuusin ay galante na ito sa lagay na iyon. Ngunit huwag na raw niyang asahan na pag-aaralin pa siya nito kahit kailan. Tutal naman daw ay naliligaw na siya ng landas. Naghihinala pa ito na tinatago niya ang pera sa tuwing kailangan niyang gumamit ng droga. Sa tingin niya ay hindi na ito naniniwalang drug addict siya. May pakiramdam nga rin siya na hindi rin ito naniniwala na siya ang kumuha ng pera. Pero ano ang kanyang magagawa? Hawak siya nito sa leeg sa kawalan niya ng pera. Ilang ulit na niyang iniiyakan ang lahat ng iyon, ngunit naiisip niyang kailangan niyang maging positibo. Mula noon ay sinimula niya ang pagsusulat sa diary. Inilista niya roon ang utang niya kay Tia Verona at ang nababawas doon buwan-buwan. Natutuwa siya na makita na unti-unting nababawasan ang kanyang utang kay Tia Verona. Kung sana lang ay pumayag ito sa plano niyang maghanap ng trabaho, sa kanya ito hulugan, ngunit ayaw nito. Baka raw lumayas siya. Nabuhay siya ng pag-asa ng mag-training angot matanggap sa call center ang pinsang si Danny. Itinuring niyang isang himala iyon. Nagtataka siya kung paano nakapasa ganoong barok ito magsalita ng Ingles. Pero kung pare-pareho lang naman ang dapat sabihin nito sa bawat tawag, sa palagay niya ay makakaya na nito ang trabahong iyon. Kung nakapasa ito, natitiyak niya na makakapasa rin siya. Kahit hindi na siya makapagpatuloy sa pag-aaral, hindi siya tumigil na matuto. Lagi siyang nagbabasa, nanonood ng mga pelikulang Ingles kapag siya lang ang nasa bahay. Nagsasanay siyang magsalita ng Ingles dahil alam niya darating ang panahon na makakapasok siya sa call center. Ayon kay Danny, 30 mil ang sweldo nito bawat buwan. Para sa kanya, higit na sapat iyon. Mas maaga niyang matatapos ang pagbabayad kay Tia Verona at makapagsimula na rin siya ng sarili niya. Sa ngayon, hindi na mahalaga sa kanya ang pagpatuloy ng pag-aaral. Matanda na siya para doon. Mas magandang masimula na niya ang sarili niyang buhay. Malayo sa pamilyang iyon na naging ugat ng kamisrablihan niya. Minsan ay naiisip niyang mas mabuti pa sigurong nagpaiwan na lamang siya sa ampunan. Baka may mas narating pa siya. Wala na siyang balita tungkol sa kaibigan niyang si Kiana. Hindi na niya alam kung saan na ito ngayon. Pero kasama ito palagi sa kanyang mga panalangin. Hiling niya na nasa maayos na kalagayan ito. Kapag naisaayos na niya ang kanyang buhay, hahanapin niya ito. Matagal nang hirap sa salapi si Tia Verona. Kaya nga siguro naisipan na ni Danny na magtrabaho. Sikat lang talaga ang makapalang muka. Ginawa na niya ang trabaho niya. Halos gabi nang matapos siya sa paglalaba, eksaktong dumating si Danny na agad naghanap ng pagkain. Kahit pumayat na ito, mahilig pa rin itong kumain bagaman kontrolado na nito iyon. May panahong mabait na ito sa kanya, ngunit mula nang magtrabaho ito sa call center ay sumama na naman ang ugali nito. Pakiramdam nito ay maganda ito, bagaman pagkabaligtaran iyon ng katotohanan. Kapalit ng paganda ng katawan nito ay ang pagtubo ng sandamakmak na tagyawat nito sa mukha. May problema ito sa regla kaya ganoon. Fish? Again? Oh my gosh! Maarating sabi nito. Pupusta siya, hindi ito makakabuo ng buong pangungusap gamit ang wikang ipinagmamalaki nito. Hanggang ganoon lang ito palagi. Eh iyan lang ang kinahayang budget ng mama mo. Ew! I hate fish! I had coffee na lang siguro. Ipagtitimpla kita. Tumango ito saka nagtungo sa sala. Tiyak na makikipaghuntahan na naman sa kung sino gamit ang sarili nitong wika. Iyong magkahalo ang Ingles at Tagalog na nakakairitang pakinggan. Bago mag-alas 10 ay naroon na sa bahay si Nakat at Tia Verona. Nagtataka siya kung bakit hindi nagsasalita si Kat. Nagtaka rin siya na may dalang masasarap na goods ang tiyahin. Mula nang maghirap ang mga ito, ay wala na siyang nakita ni Anino ng imported na produkto sa bahay na iyon. Naaliw siya sa pakikinig habang nag-uusap ang mag-iina sa sala. Pinilit niyang pinigil ang matawa nang marinig ang huling sinabi ng tiyahin.
isa sa inyo ang pakakasalan ni Kurt para hindi tayo tuluyang maghirap. I can't believe this, Ma. You should. Napabuntong hininga si Kurt sa sinabi ng kanyang ina. Bagaman sanay siyang makarinig ng arranged marriage sa kanilang pamilya, hindi siya makapaniwalang ganoon din siya mauuwi. Akala niya ay higit na mas modern ang kanyang ina kaysa sa iba nilang mga kamag-anak. Bakit ngayon pa nangyari iyon? Kung kailan mayroon na siyang seryosong nobya? Sa katunayan, naghahanap na siya ng engagement ring na babagay rito, ngutit tila hindi na matutuloy pa iyon. Hindi naging madali para sa kanya ang makahanap ng isang babaeng talagang magugustuhan niya. Marahil ay dahil sa katotohanang nasa kolehiyo pa lamang siya ay isang babae ang itinatangi niya na ito ay nawala. Kailan lang ito muling nagbalik sa buhay niya at ito ang gusto niyang pakasalan. Her name is Scarlett. Nakilala niya si Scarlett sa UP Manila. Mas matanda ito sa kanya ng 2 taon dahil higit siyang bata kaysa sa mga kabatchmate niya. Nasa medical school na siya at katatapos lang nito ng pre-med. Hindi na ito nagpatuloy sa medisina dahil nagtungo ito sa Paris upang doon magtrabaho. Hindi siya pinapansin ito noon. It was alright. He was used to do that anyway. Sino ba naman ang papansin sa isang tulad niya? He was a freak. Bata pa siya ay nasa level na ng matanda ang isip niya. Bukod doon ay ang tagal ng physical development niya. 20 anyos na siya ay para pa rin siyang binatilyo. He was short and thin. Kahit anong inom niya ng vitamins ay parang walang epekto sa kanya. Ngunit nang nagsimula siyang lumaki ay napakabilis naman iyon. Parang milagro. Sa loob lang ng 1 taon ay napakalaki agad ng itinangkad niya. Ang katawan niya ay nagsimula na rin mag-develop. Dahil sabik siya sa magandang pangangatawan ay nag-gym siya kaagad. He is tall, fair and handsome. Maraming babae nagkakagulo sa kanya pero iisa lang ang gusto niya. Nang muli silang magkita ni Scarlett ay hindi siya nito nakilala. It was understandable. Maraming taong hindi nakakilala sa kanya dahil nga sa laki ng pagbabago niya. Hindi na niya pinakawalan pa si Scarlett. They had been dating now for almost 7 months. Sa palagay niya ay sapat na ang panahon na iyon upang magdesisyon siya na ito na ang babae para sa kanya. Nakilala na niya ito. He liked everything about her. But now, this? Anong sasabihin niya sa kanyang ina? Kailanman ay hindi niya ito sinuway at kailanman ay hindi rin ito pinasama ang kanyang loob. She had always been there for him. She was a very loving mother. Hindi niya magagawang sumuway rito. It was just not done. That was how it was. Hindi uso sa kanilang pamilya ang pagsuway sa magulang. Wasn't that really the law? Pero hindi rin siya handang ibigay ang kanyang buhay sa gusto nitong mapangasawa niya. Masyadong malaking sakripisyo iyon, kahit iyon ang itinuturo ng kanyang konsensya na gawin. Hindi niya alam kung kaya niyang panindigan iyon. Not with Scarlett around. Scarlett turned out to be a very understanding woman, caring and loving. Lahat ng hinahanap niya sa isang babae ay narito na. Pero duda siya kung mauunawaan nito na magpapakasal siya sa isang babae. Ano ngayon ang kanyang gagawin? Kurt, can you just give them some money? Kurt McHale! I'm sorry. Nasapo niya ang kanyang noo. Sinabi ng kanyang ina na malaki ang utang na loob nito sa kanyang ama sa matalik nitong kaibigan na si Benjamin. Bukod sa iniligtas nito ang buhay ng kanyang ama, ay ilang ulit daw nitong tinulungan ng kanyang ama sa pinansyal na aspeto. Isang propesor si Benjamin. Ang asawa naman nito ay isang Chinese na kaibigan din ng kanyang mga magulang. At sinabing dumating na ang panahon na makakapagbayad na sila sa mga ito. Minsan daw ay nangako ang kanyang ama sa mga ito na kung sakali na ito naman ang mangangailangan ng tulong, ay walang pagdadalawang isip na tutulungan sila. At ang gustong mangyari ng kabilang kampo ay ang pakasalan niya ang isa sa mga anak nito. May hinala siya na 2 pakay ng kanyang ina sa lahat ng iyon. Una ay ang mailayo siya kay Scarlett. Bagamat at hindi diretsahan, ipinahayag na nitong hindi nito gusto ang babae. At ang 2 pakay nito ay ang panindigan ng ipinangako ng kanyang ama sa kaibigan nito. Minsan, ay nasabi ng kanyang ina sa kanya na natutuwa ito may nobya siya, ngunit sa palagay nito ay hindi ito makakasundo si Scarlett. I would meet them soon, Mama. I would just have to talk to Scarlett first. Good. Ang totoo,
Wala siyang ideya kung ano ang kanyang gagawin. Nagtataka na si Kalia sa mga pinsan niya. Parang nakakagulo ang mga ito. Minsan din niyang narinig sina Danny at Kat na nag-uusap tungkol kay Kurth. Kulang na lang ay magbuntalan ang mga ito. Sinasabi ng isa na hindi raw magugustuhan ni Kurth ang isa. Parang nagkaroon pa ng karera ang mga ito at tila nagpupustahan pa kung sino sa mga ito ang pipiliin ni Kurth. Naiirita na siya sa lahat ng iyon. Anong klaseng tao bang mga ito? Natutuwa pa ang mga ito na parang karaning kikilatisin ang mga ito ng Kurth na iyon kung sino ang magugustuhan. Walang respeto sa sarili ang mga pinsan niya. Maging si Tia Verona ay tila tuwang-tuwa rin sa lahat ng iyon. Base sa pagkakarinig niya, naniningil lang daw ng utang na loob sa pamilya ni Kurth. At base sa halagang sinisingil nito, may pakiwari siyang malaking itinakbo ng interes ng utang na loob na iyon. Sa pagkakatanda niya, sa Kurth na iyon ay mukha iyong batang matanda. Noong una niyang nakita ito, naalala niyang natatawa siya sa itsura nito. Bakit ngayon ay nagkakagulo ang mga pinsan niyang may hilig sa gwapo? Siguro ay dahil ang mga ito ay parang mga dagang naghahanap ng masisilungan. Alam ng mga ito na walang ng pag-asa muling yumaman ang mga ito kaya naguunahan sa lalaking may salapi. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Sa araw na iyon, darating sina Kurth sa kanila. Umaga pa lang ay abala na siya sa paglilinis. Pagsapit ng tanghali ay gising na sina Danny at Kat. Simula na naman ang kanyang kalbaryo. Pagdating ng alas 5 ay nagsimula na siyang maghanda sa kusina kasama ang tagalutong kinontrata ni Tia Verona. Maging siya ay nasasabik sa mga pagkaing nakikita niyang inihahanda. Napakalaki ng sugpo. Gawa sa lobster ang dumplings. Imported ang mga gulay. Ganoon ang mga niluluto sa bahay na iyon noong una dung dumating siya roon. Ilang taon na rin hindi nasasayaran ang sitmura niya ng ganoon. Kapag kuwan ay sinabihan siya ng tiyahe na maligo na dahil alas 7 raw darating na ang mga bisita. Isinuot niya ang bestidang binili ng tiyahe niya para sa kanya. Kasama siya sa mga haharap sa bisita. Alam niya ang nais ng Tia Verona ay maipalabas sa mga bisita nito na ang pamangking kinalinga nito ay inaalagaan nito ng husto. Pagsapit ng alas 7 ay nasa salas na rin siya. Eksakto sa oras na dumating ang mag-ina. Hindi niya nakilala si Kurth dahil sa laki na pinagbago ng hitsura nito. Ubod na ito ng gwapo ngayon. Ayaw man ni Kalia na tumitig sa bisita ay hindi niya maiwasan. Dinadaya lang ba siya ng kanyang paningin? Baka naman sa labis na pagod ay nag-hallucination na siya. Bakit nagkaganoon si Kurth? Maaaring nagpa-plastic surgery ito, ngunit kaya ba ng siyensya na magpatangkad ng isang tao? Ngunit base na rin sa nakita niyang reaksyon ni Danny at Kat, nahuhulaan niyang hindi niya dinadayaan ang kanyang mga mata. Talagang gwapo na si Kurth. Kaya naman pala nagkakagulo ang mga pinsan niya kung nalaman lang niya. Kung sa bagay, wala rin siyang magagawa. Siguro lang ay hindi siya magmumukhang engot ngayon. Nang pandilatan siya ng Tia Verona, ay ibinaling niya sa iba ang kanyang paningin. Agad na nagkwentuhan ng matatanda, si Kurth ay mukha namang mabait at nakangiti sa lahat. Nang muli niyang tiningnan ito, ay nakangiti niyang nakatitig ito sa kanya. Bahagya siyang nailing. Bakit ito tumitingin sa kanya? Napansin ba nitong higit siyang maganda kaysa sa mga pinsan niya? Sa totoo lang, ay malaki ang lamang niya kina Danny at Kat. Si Danny ay puro taghiyawat. Si Kat naman ay masyadong payat. Isa pa, talong-talo si Kurth kapag si Kat ang napili nito. Lugi ito sa sama ng ugali ng babae. Kung ugali at hindi itsura ang pag-uusapan, sa palagay niya ay mas magandang piliin nito si Danny. Masama man ang ugali ng babae, hindi iyon kasing sama ng ugali ni Kat. Pero walang halaga ang kanyang opinion sa kung sino man ang pipiliin ni Kurth. Ang mga ito na ang mag-uusap-usap doon. Nag-iya na sa komedor si Tia Verona. Kasabay din siya ng mga ito na kakain. Iba talaga kapag may importanteng bisita. Nang matapos kumain ay nauna na ang mga ito na bumalik sa sala. Naiwan siya sa mesa upang magligpit. Magdadala rin siya ng nakahandang inumin sa labas. So, what do you think? Nabigla siya nang makita si Kurth sa bukaan ng komedor. Kurth? What do you think? Tanong uli nito. Saan? Naiilang siya sa presensya nito. Kakaiba talaga ito. Naroon lang, naiilang na siya. Siguro dahil presensya pa lang nito ay may epekto na. Ang swerte nang mapipili nito sa mga pinsan niya.
Of all of this, I'm sure you know. Wala naman ako masasabi, ikaw ang bididesisyon niyan. Naisip niyang marahil ay malamang na nahihirapang pumili ito. Siya man ang lumagay sa katayuan nito, malamang na magsisisi siya kung bakit hindi pa siya nag-asawa noon para hindi na umabot sa ganoon ang lahat. Who would you choose between them? Napangiti siya. Sa totoo lang, maganda rin sigurong makapagbigay siya ng payo rito. Lumingon muna siya. Sinigurong walang ibang makakarinig sa sasabihin niya. Si Dan na lang ang piliin mo. Kasi si Kat, sobrang sama ng ugali. Mukhang pera yun eh. Si Danny, slight, pero medyo okay naman. Pwede mong ipatanggal ang mga taghiyawat niya. Sukat, tumawa ito sa sinabi niya. Shhh, saway niya rito. What else? Si Danny, medyo nakakainis minsan, pero maiintindihan mo siya. Ganoon lang siya siguro, dahil sa mga pinagdaanan niyo noon. Ngayon naman, puro pimple siya. Samantalang si Kat, noon pa ay maganda na kahit sobrang tangkad lang talaga. Pero si Kat talaga, ibang ugali nun. Hindi naman sa sinasiraan ko sila ha, maiba ko. Muli siyang lumingon. Kung sakali bang magkaayos na kayo, pwede bang humingi ng pabor sa iyo? Sure. Kasi may utang ako kay Tia Verona. Medyo malaki. Baka pwede na kumbinsihin mo siya na hulugan ko na lang yon kahit sa iba ako magtrabaho. O kaya pwede mong isuggest na taasan ang sweldo ko. You mean, you work here? Bigla siyang nagsisi sa mga sinabi niya. Kapag nalaman ng Tia Verona na sinabi niya ang bagay na iyon kay Kurt, tiyak na kagagalitan siya nito. Naku, huwag mong sasabihin sa kanila. Please. Pakiusap niya kay Kurt. Your secret is safe with me. Nakangiting sabi nito. Noon naman pumasok sa komedor si Tia Verona at ang mga anak nito kasama ang mama ni Kurt. Akala ko hindi mo na nakita ang banyo, Kurt. It's fine, it's fine. Sagot ni Kurt bago bumaling sa ina. Guess what, ma? What, iho? I think I'm in love. Really? Who's the lucky girl then? The girl right here. It's love at first sight. Nakatingin sa kanya ang lahat. Kung pwede lang ay lamunin na siya ng lupa ng mga sandaling iyon dahil sa sama ng pagkakatingin sa kanya ng Tia Verona. OMG mga kafelisidad! Mukhang naiba ata ang magiging takbo sa kasalang magaganap. Si Kalia ang nais pakasalin ni Kurt. Paano naman ang magkapatid na Danny at Kat na simula pa lang ay nag-aaway na kung sino sa kanilang dalawa ang pipiliin? Matanggap kaya ng magkapatid at ni Tia Verona ang desisyon ni Kurt? Paano naman ang mama ni Kurt? Mapapayag ba niya ito na iba ang piliin? Nakakasabik namang malaman. Kaya naman mga kafelisidad, sabay-sabay nating hintayin ang kapanapanabik na storya ni Kurt at Kalia. Abangan!